Good day. Kindly follow me on my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Thank you. In this video, magkakaroon tayo ng another tutorial tungkol sa isa sa mga lesson sa Grade 7 Mathematics. At dito sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa congruent angles and vertical angles. So, ano nga ba ang congruent angles? Kapag sinabing congruent angles, these are the angles whose measures are equal. The symbol, this one, is used to denote congruence. So, for example, we have the first angle, the angle A, B, C. At ang measure ng angle A, B, C ay 30 degrees. Kapag sinabing congruent angles, kailangan ang measure ng dalawang angles ay tulad or equal. So, for example, meron tayong another angle, angle DEF. So, kung ang measure ng angle ABC ay 30 degrees, ano nga ba ang magiging measure ng angle DEF? So, angle ABC is congruent to angle DEF. So, again, ganyan basahin or ganyan ang tamang pagbasa. The angle ABC is congruent to the angle DEF. So, again, kung ang ABC or angle ABC ay katulad ng measure or congruent sa angle DEF at ang measure ng ABC ay 30 degrees, therefore, ang measure ng DEF ay 30 degrees also. Therefore, 30 degrees is congruent to 30 degrees. Ano naman ang vertical angles? Kapag naman sinabing vertical angles, these are the two non-adjacent angles formed by two intersecting lines. Kapag sinabing non-adjacent angles, hindi magkatabi na angles at na-form ang dalawang angles na yon ng dalawang lines na nag-intersect or nagtagpo sa isang point. So, vertical angles are congruent. So, for example, meron tayong dalawang lines, the line QR and the line ST. At nagtagpo siya sila sa point A. So, ito yung tinatawag nating vertical angles. Okay, so if angle QAS is congruent to angle TAR, ito yung ating angle QAS, congruent o tulad ang sukat niya sa angle TAR. So, yun yung tinatawag nating vertical angles. So, kung ang measure ng angle QAS is 50 degrees, therefore, the measure of angle TAR is also 50 degrees. So, 50 degrees is congruent to 50 degrees. Another, angle QAT is congruent to angle SAR. Ito yung ating angle na QAT na magme-measure ng 130 degrees at ang measure naman ng angle SAR is also 130 degrees. So, therefore, 130 degrees is congruent to 130 degrees. Again, kapag sinabing vertical angles, ito yung magkatapat na angles. So, their measure is equal. Ganun din yung 50 degrees sa 50 degrees. So, let's now have the examples. Kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang lines na nag-intersect sa point na ito. At nag-form siya ng apat na angles, which are the angles 1, 2, 3, and 4. So, let us answer the given questions. Number 1. What are the pairs of congruent angles? So, ano daw yung mga pares ng congruent angles? Again, kapag sinabing congruent angles, magkatulad sila ng measure or equal ang kanilang sukat. So, ano nga ba yung mga angles na yun? So, una is the angle 1 and angle 3. Ang angle 1 at angle 3 ay congruent angles dahil tulad sila ng buka ng angle or ng measure. Another is the angle 2 and angle 4. Second question, what are the pairs of vertical angles? So, katulad lang siya ng congruent angles. Kapag sinabing vertical angles, iyon yung magkatapat na angles, hindi magkatabi, okay? So, those angles are the angle 1 and angle 3 and angle 2 and angle 4. Third, suppose measure of angle 1 is equal to 35 degrees. Find the measure of the following. So, halimbawa daw, ang sukat nito ay 35 degrees. Kailangan nating mahanap ang sukat na angle 2, 3, and 4. So, dun muna tayo sa angle 3 para masundan natin yung vertical angles or congruent
So, kung ang measure ng angle 1 ay 35 degrees, ang measure ng angle 3 is 35 degrees also. Next is the measure of angle 2. So, paano natin malalaman yung measure ng angle 2? Kailangan meron tayong background knowledge or naaalala natin yung rule tungkol sa supplementary angles na kung saan ang dalawang angles na nag-form ng isang line ay may total measure ng 180 degrees. So kung ang sukat ng ng angle 3 ay 35 degrees, ano yung sukat ng measure of angle 2? So again, since nag-form ng line ang angle 2 at angle 3, ang total ng kanilang measure ay 180 degrees. So ima-minus natin ang 180 sa 35. Ito 'yon, which is yung sukat ng 3 para mahanap natin yung sukat ng 2. So the answer or the measure of angle 2 is 145 degrees. Because 180 minus 35 is 145. And 145 plus 35 is 180. Okay, next, measure of angle 4. So kung may measure na ang 2, which is 145, i-apply ulit natin yung vertical angle. So, since vertical angles ang angle 2 at angle 4, tulad sila ng sukat, so ang measure ng angle 4 is 145 degrees. Another example, if measure of angle 1 is equal to 4x plus 7 and angle 2 is equal to 5x minus 8, find the measures of the two angles. So, kung mapapansin nyo, wala tayong eksaktong sukat ng angle 1 at angle 2. So, kailangan muna nating hanapin yung value ng x para malaman natin yung eksaktong sukat ng dalawang angles. So, let's have the solution. Angle 1 is equal to angle 2. Dahil vertical angle sila or magkatapat silang angles, therefore, ang sukat ng 1 or angle 1 ay katulad din ng sukat ng angle 2. So, kaya naglagay tayo ng equal sign sa pagitan nilang dalawa. So, yung angle 1 ay may value na 4x plus 7. So, isubstitute natin yung 4x plus 7 dito. At yung angle 2 naman ay isasubstitute natin yung value niya or papalitan natin yung angle 2 ng 5x minus 8. So, magiging 4x plus 7 equals 5x minus 8. Okay. So, ngayon, let us now combine like terms. So, since may variable x ang 4 at ang 5, so pagsasamahin natin yung 4x at 5x. At dahil parehong constants ang positive 7 at ang 8, kailangan din natin silang pagsamahin. So again, the common terms are the 4x and the 5x. At magkatulad na constant ang 7 at ang negative 8. So ililipat natin yung 5x sa left side ng equal sign or ng equation para maging katabi niya yung 4x. At ililipat naman natin yung plus 7 or positive 7 sa right side para maging katabi niya yung negative 8. So again, kapag magta-transpose tayo at lumiban yung term sa other side ng equal sign, magbabago ang sign niya. So ang 5x ay magiging negative at ang positive 7 naman ay magiging negative 7. So magiging 4x minus 5x equals negative 8 minus 7. Again, ang 5x nag-transpose sa other side ng equal sign, kaya naging negative 5x. At ang positive 7, nag-transpose, kaya naging negative 7. Ang sign ng 8 na negative ay hindi magbabago dahil nandun pa rin siya sa kanan ng equal sign. At ang 4x naman ay nasa kaliwa pa rin ng equal sign. So let us now answer. 4x minus 5x is equal to negative x equals negative 8 minus 7 is negative 15. So dito, para hindi kayo malito o para maging tama yung inyong solution, kailangan naintindihan nyo ang lesson nyo tungkol sa linear equation. Kasi doon pinag-usapan ang tamang paraan ng pagsosolve ng equations. So dito, ang 4 minus 5 is naging negative 1 and then nagtabi tayo ng variable x. Paano naging negative x or negative 1x? Kasi mas malaki po ang negative o ang negative number. So 5 minus 4, magkaiba sila ng sign. Ang 4 ay positive, ang 5 ay negative. So 4 minus 5 or 5 minus 4 is 1. And then copy the sign of the bigger number since mas malaki ang 5 kaysa sa 4. Kinopya natin yung sign ng 5 which is negative. Bakit hindi tayo naglagay ng 1?
So kapag walang nakalagay na number, automatic po meron siyang numerical coefficient na 1. And then, negative 8 and negative 7, pareho silang negative. Ia-add natin, kaya naging 15. And then, kopyahin lang yung sign na negative. Okay, pero wala pa tayong value ng x dahil ang nakalagay dyan is negative x. Paano natin tatanggalin yung negative sign ng x? So, we will have to multiply the whole equation or both sides ng equation sa negative 1 para maging positive yung x. Because negative times negative is positive. Palagi pong 1 kung walang nakalagay na number dito. Pero kung may nakalagay dito na number, so i-divide natin siya kung ano yung number na katabi ng x. So, the answer or the value of x is 15 degrees. Okay, so yung nakuha nating value ng x na 15 ay isa-substitute na natin sa 4x plus 7 at sa 5x minus 8 para mahanap na natin ang kanilang sukat. So, dun muna tayo sa 4x plus 7. I-substitute natin sa x ang nakuha nating 15. So, imumultiply natin ang 15 sa 4 dahil magkatabi ang constant at variable. Kapag magkatabi po, that is multiplication. So, 4 times 15 degrees plus 7. Huwag kakalimutan ng degrees dahil ang hinahanap natin ay sukat ng angle. So, i-multiply na muna natin ang 4 sa 15 using the PEMDAS rule. Okay, so 4 times 15 degrees is 60 degrees. Bring down plus 7. So, ang value ng angle 1 is 67 degrees. Next, 5x minus 8. Substitute natin yung 15 degrees. So, 5 times 15 is 75 degrees minus 8. That is the 67 degrees. Kung mapapansin nyo, magkatulad ang sukat nitong 4x plus 7 at 5x minus 8. Pareho silang 67 degrees. Kasi nga, vertical angles are congruent or tulad sila ng measure. So, therefore, measure of angle 1 is congruent to measure of angle 2. Another example, suppose measure of angle 1 is equal to 65 degrees, measure of angle 7 is equal to 67 degrees, and measure of angle 9 is equal to 132 degrees. Find the measure of the following. Okay, so sabi dyan, ang sukat ng angle 1 is 65 degrees. Ang 7 naman is 67 degrees. At ang 9 is 132 degrees. Kailangan nating mahanap ang measure ng bawat angles na ito using the three given measures or degrees. Okay, so simulan natin sa part na ito. I-apply natin yung natutunan natin sa vertical angles at sa iba pang uri ng angles katulad ng supplementary angles, complementary angles, o kung anumang angles. Okay, so kung ang 1 ay 65 degrees, hanapin muna natin yung measure ng angle 2. Magkatapat sila, vertical angles, so ang vertical angles ay congruent. So kung ano yung measure ng angle 1, ganun din ang measure ng angle 2, therefore the measure of angle 2 is 65 degrees. Next is the measure of angle 3. Ang angle 1 na given at angle 3 ay nag-form ng isang line. So, therefore, sila ay supplementary. At ang total ng kanilang measure ay 180 degrees. So, para mahanap natin ang value ng angle 3, kailangan nating i-minus sa 180 degrees ang 65 degrees. Okay, so the value or the measure of angle 3 is 115 degrees. Next is the measure of angle 4. So, kung may measure na tayo dito ng 3, which is 115, i-apply natin yung vertical angles or congruence, so ang measure ng angle 4 is 115 degrees also. Okay, so proceed na tayo dito sa angle 7. Hanapin natin ang measure ng angle 5, 6, and 8. So, ganun pa rin katulad ng ginawa natin dito sa 4. So, kung ang measure ng angle 7 ay 67 degrees, vertical angles or congruence, so kung ano yung measure ng angle 7, ganun din sa angle 6. Therefore, the measure of angle 6 is 67 degrees. And then, i-apply naman natin ang supplementary angles o ang rule ng supplementary angles. Since nag-form ng line ang angle 6 at angle 5, therefore, ang total nila is 180 degrees. So, para mahanap natin ang measure ng angle 5, kailangan natin i-minus ang 180 degrees sa 67 degrees. So, the value of measure of angle 5 is 113 degrees. So, tandaan nyo, kapag
maghahanap tayo ng value ng isang angle at ang katabi niya ay may sukat na or may given value na at nag-form sila ng line, palagi po silang may total na 180 degrees. Okay, so para naman mahanap natin yung value ng angle 8, i-refer natin or gamitin natin yung nakuha nating sagot sa angle 5 dahil vertical angles are congruent. So kung ang measure ng angle 5 is 113 degrees, therefore ang measure naman ng angle 8 is 113 degrees also. Okay, so dito naman tayo sa part na ito. Ang sukat ng angle 9 is 132 degrees. Ano yung sukat muna ng angle 10? So, palagi muna tayo mag-vertical angles, okay? Pero pwede nyo rin gamitin muna yung supplementary. So, dito muna tayo sa 10. Kung ang sukat ng angle 9 ay 132 degrees at ang angle 10 ay pa-vertical niya, so ang measure ng angle 10 is 132 degrees. And then, sundan naman natin sa angle 11. Okay, so kung i-apply muna natin yung natutunan natin tungkol sa supplementary angles, ang total ng angle 10 at angle 11 ay equal sa 180 degrees dahil nag-form sila ng straight line. So kung ang sukat ng 110 kung ang sukat na measure of angle 10 ay 132 degrees, i-minus natin ang 132 degrees sa 180 degrees. So, ang measure ng angle 11 is 48 degrees. And then, para mahanap natin yung measure ng angle 12, vertical angles or congruent. So, since magkatapat ang angle 11 at 12, kung ano yung sukat ng angle 11, iyon din ang sukat ng angle 12. So, therefore, the measure of angle 12 is 48 degrees. So, let us now summarize what we have learned about this lesson. Kapag sinabi natin congruent angles, these are the angles whose measures are equal. So, katulad nito, the symbol, this one, is used to denote congruence, like this one. So, magkatulad ng sukat ang dalawang angles na yan, therefore, sila ay kabilang sa congruent angles. Another, vertical angles, kapag naman sinabing vertical angles, these are the two non-adjacent angles formed by two intersecting lines. Vertical angles are congruent. So, ito yung dalawang lines, nag-intersect sila. Therefore, ang dalawang non-adjacent angles o dalawang angles na hindi magkatabi or magkatapat ay congruent. Thank you for watching. If you have questions or suggestions, feel free to comment below. Enjoy learning mathematics. God bless us all!